Buksan mo nang malaman mo ang tinutukoy ko. Pakinggan mo para malaman mo ang ninanais ko. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. Kabanata 41, at pagkatapos na nakita ko ang lahat ng mga lihim ng mga kalangitan, at kung paano ang kaharian ay hinati at kung paano ang mga pagkilos ng mga tao ay tinimbang sa timbangan. At nakita ko ang mga mansyon ng mga hinirang at ang mga mansyon ng banal. At nakita ng aking mga mata doon ang lahat ng mga makasalanan na pinalayas mula roon na nagtatwa sa pangalan ng Panginoon ng mga espiritu, at kinaladkad. At hindi sila maaaring manatili dahil sa ang kaparusahan na nagmumula sa Panginoon ng mga espiritu. Nakita at may mina mata ang mga lihim ng kidlat at ng mga kulog, at ang mga lihim ng mga hangin. Kung paano sila ay nahahati masabugan sa ibabaw ng lupa, at ang mga lihim ng mga ulap at hamog. At doon nakita ko kung saan sila nagpapatuloy sa lugar na iyon at mula saan sila bumaba sa maalikabok na lupa. At doon nakita ko ang saradong silid sa labas ng kung saan ang mga hangin ay hinati. Ang mga silid ng ulan may yelo at hangin, ang silid ng abo-abo, at ng mga ulap, at ang ulap ni Yaon umali-aligid sa ibabaw ng lupa mula sa pasimula ng sanlibutan. At nakita ko ang mga kamara ng araw at buwan, kung saan sila nagpapatuloy at saan sila bumalik, at ang kanilang maluwalhating pagbabalik, at kung paano ang isa ay higit na mataas sa isa. At ang kanilang marangal na orbita, at kung paano nila hindi iniiwanan ang kanilang orbita, at sila idagdag ang wala sa kanilang orbita at wala silang kinuha mula dito. At patuloy silang naniniwala sa isa't isa, alinsunod sa panunumpa kung saan sila ay magkakasama. At unang lumalabas ang araw at tinatawid ang landas nito alinsunod sa utos ng Panginoon ng mga espiritu, at malakas ang kanyang pangalan magpakailanman. At pagkatapos nito nakita ko ang nakatago at nakikitang landas ng buwan. At ginagawa niya ang landas ng kanyang landas sa lugar na iyon sa araw at gabi ang may hawak na posisyon sa tapat ng isa sa harapan ng Panginoon ng mga espiritu. At sila ay nagpapasalamat at nagpupuri at hindi nagpapahinga, sapagkat sa kanila ay ang kanilang pagpapasalamat ay kapahingahan. Sapagkat ang araw ay lilito ng sagana sa isang pagpapala o isang sumpa, at ang landas ng buwan ay liwanag sa matuwid, at kadiliman sa mga makasalanan sa pangalan ng Panginoon. Na naghiwalay ng liwanag at ng kadiliman, at hinati ang mga espiritu ng mga tao, at pinalakas ang mga espiritu ng matuwid, sa pangalan ng kanyang katwiran. Sapagkat walang anghel na humihinto at walang kapangyarihan na makapagpigil, sapagkat siya ay nagtatalaga ng isang hukom para sa kanila lahat at hinuhusgahan niya silang lahat sa harap niya. Kabanata 42. Ang karunungan ay hindi nakakatagpo ng lugar kung saan siya maaaring tumira, pagkatapos ay isang itinalagang lugar ang itinalaga sa kanya sa langit. Lumakad ang karunungan upang ipagpatuloy ang kanyang tahanan sa mga anak ng tao. At hindi nakasumpong ng dakong tahanan, ang karunungan ay bumalik sa kanyang kinaroroonan. At kinuha ang kanyang upuan sa gitna ng mga anghel. At ang kalikuan ay lumabas sa kanyang mga silid, na hindi niya hinanap, siya'y nasumpungan, at tumahan sa kanila. Bilang ulan sa isang disyerto at hamog sa isang lupain uhaw sa tubig. Kabanata 43, at nakita ko ang ibang mga kidlat at ang mga bituin ng langit. At nakita ko kung paano tinatawag niya sila lahat sa pamamagitan ng kanilang mga pangalan at kanilang pinakinggan si kanya. At nakita ko kung gaano sila tinimbang sa tamang balanse ayon sa kanilang mga sukat ng liwanag. Nakita ko, ang lapad ng kanilang mga puwang at ang araw ng kanilang paglitaw. At kung paano ang kanilang revolusyon ay naglalabas ng kidlat, at, nakita ko,
ang kanilang rebolusyon ayon sa ang bilang ng mga anghel, at paano patuloy silang naniniwala sa isa't isa. At aking sinabi sa anghel na napunta sa akin na nagpakita sa akin kung ano ang nakatago, ano ang mga ito. At sinabi niya sa akin, ipinakita sa iyo ng Panginoon ng mga espirito ang kanilang parabola na kahulugan, na iilawan ang talinghaga. Ito ang mga pangalan ng banal na naninirahan sa lupa at naniniwala sa pangalan ng Panginoon ng mga espirito magpakailanman. Kabanata 44, isa pang kababalaghan na nakita ko tungkol sa mga kidlat. Kung paano ang ilan sa mga bituin ay lumitaw at naging mga kidlat at hindi maaaring makibahagi sa kanilang bagong anyo. Kabanata 45, at ito ang ikalawang parabola tungkol sa mga nagtatwa sa pangalan ng tirahan ng mga banal at ng Panginoon ng mga espirito. At sa langit ay hindi sila sasampa. At sa lupa ay hindi sila darating. Ganito ang magiging maraming mga makasalanan na hindi tinanggihan ang pangalan ng Panginoon ng mga espirito. Nasa gayon ay iningatan para sa araw ng pagdurusa at kapighatian. Sa araw na yaon, ang aking pinili ay uupo sa luklukan ng kaluwalhatian, at susubukin ang kanilang mga gawa. At ang kanilang mga dako ng kapahingahan ay hindi mabilang. At ang kanilang mga kaluluwa ay lalakas sa loob nila kapag nakita nila ang aking mga hinirang. At yaong mga nanawagan sa aking maluwalhating pangalan, kung magkagayoy aking papangyayariin ang aking pinili na isa sa kanila. At ibabago ko ang langit at gagawin ko itong walang hanggang pagpapala at liwanag at babaguhin ko ang lupa at gagawing isang pagpapala, at aking pahihirapan ang mga hinirang ng aking mga mata. Datapuat ang mga makasalanan at ang mga manggagawa ng kasamaan ay hindi makakasumpong doon. Sapagkat aking ibinigay at nasisiyahan sa kapayapaan ang aking mga banal, at pinatay ko sila sa harap ko. Ngunit para sa mga makasalanan ay may paghatol na malapit sa akin, sa gayoy aking lilipulin sila mula sa ibabaw ng lupa. Kabanata 46, at do'y nakita ko ang isang pinuno ng kapanahunan, at ang kanyang ulo ay maputing parang balahibo ng tupa. At kasama niya ay isa pang tao na ang hitsura ay may hitsura ng isang tao. At ang kanyang mukha ay puno ng kagandahang loob, tulad ng isa sa mga banal na anghel. At aking sinabi sa anghel na sumama sa akin at ipinakita sa akin ang lahat ng mga nakatagong mga bagay, hinggil doon sa anak ng tao, kung sino siya, at kung taga saan siya ay, at kung bakit siya napunta sa mga pinuno ng kapanahunan. At siya ay sumagot at sinabi sa akin, ito ang anak ng tao na may katwiran, na siyang tumetahan sa katwiran. At kung sino ang naghahayag ng lahat ng mga kayamanang yaong not ago, sapagkat pinili siya ng Panginoon ng mga espirito. At kung kaninong kapalaran ay may pangunahin sa harapan ng Panginoon ng mga espirito sa katwiran magpakailanman. At ito anak ng tao. Kung kanino mo makikita maghahanap magbabangon ng mga hari at mga prinsipe sa mga luklukan, at ang malakas na mula sa kanilang trono, at dapat paluwagin ang mga bato ng malakas. At basagin ang mga ngipin ng mga makasalanan. At kanyang ibabagsak ang mga hari sa kanilang mga luklukan at mga kaharian, sapagkat hindi nila dinadakila at purihin siya. Ni hindi man lamang magpakumbaba kung saan ang kaharian ay ipinagkaloob sa kanila. At kanyang ibabagsak ang mukha ng malakas, at pupunuin sila ng kahihiyan. At ang kadiliman ay magiging kanilang tahanan, at ang mga uod ay magiging kanilang hiigaan, at hindi sila magkakaroon ng pag-asa na tumataas mula sa kanilang mga hiigaan. Sapagkat hindi nila pinupuri ang pangalan ng Panginoon ng mga espirito. At ang mga ito ang siyang naghahatol sa mga bituin sa langit, at itinaas ang kanilang mga kamay laban sa kataas-taasan. At yuyurekan ang lupa at manahan doon.
at ang lahat ng kanilang mga gawa ay nagpapakita ng kalikuan, at ang kanilang kapangyarihan ay nakasalalay sa kanilang mga kayamanan. At ang kanilang pananampalataya ay nasa mga Diyos na kanilang ginawa sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, at tinanggihan nila ang pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu. At hinahamak nila ang mga bahay ng kanyang mga kongregasyon, at ang tapat na nagtaas sa pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu. Kabanata 47, at sa mga araw na yaon ay aahon ang dalangin ng matuwid. At ang dugo ng matuwid na mula sa lupa sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu. Sa mga araw na iyon ang mga banal na naninirahan sa itaas sa langit ay magkakaisa sa isang tinig at manalangin at manalangin at papuri. At magpasalamat at pagpapala sa pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu sa ngalan ng dugo ng matuwid na nabuhos. At na ang panalangin ng matuwid ay hindi maaring walang kabuluhan sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu, ang paghuhukom ay maaaring gawin sa kanila, at upang hindi sila ay magdusa magpakailanman. Nang mga araw na yaon ay nakita ko ang pinuno ng kapanahunan nang siya'y nakaupo sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, at ang mga aklat ng buhay ay nabuksan sa harap niya. At ang lahat ng kanyang hukbo na nasa langit sa itaas at ang kanyang mga tagapayo ay nangakatayo sa harap niya, at ang mga puso ng mga banal ay napuno ng kagalakan. Sapagkat ang bilang ng matuwid ay naihandog, at ang panalangin ng matuwid ay narinig, at ang dugo ng matuwid ay iniaatas sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu. Kabanata 48, at sa dakong yaon ay nakita ko ang bukal ng katwiran na hindi maubos, at sa palibot ng mga yaon ay maraming bukal ng karunungan, at ang lahat ng nauuhaw ay uminom sa kanila. At napuno ng karunungan, at ang kanilang mga tahanan ay kasama ng mga matuwid at banal at hinirang. At ng oras na yaon ay ipinangalan ang anak ng tao sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu. At ang kanyang pangalan sa harapan ng pinuno ng kapanahunan, oo, bago lamalang ang araw at ang mga tanda, bago ginawa ang mga bituin sa langit. Ang pangalan niya ay pinangalanan sa harap ng Panginoon ng mga Espiritu. Siya'y magiging tungkod sa matuwid kung saan mananatili at hindi mahulog, at siya ang magiging liwanag ng mga Gentil. At ang pag-asa sa mga nagugulo sa puso. Ang lahat ng nananahan sa lupa ay manghuhukay at sasamba sa harap niya, at pupuri at pagpalain at ipagdiriwang ang awit ng Panginoon ng mga Espiritu. At sa dahilang ito ay napili at natago sa harap niya, bago ang paglikha ng sanlibutan at magpakailanman. At ang karunungan ng Panginoon ng mga Espiritu ay nagsiwalat sa kanya sa banal at matuwid. Sapagkat kanyang iniingatan ang kapalaran ng matuwid, sapagkat kanilang kinapuotan at hinamak ang sanglibutang ito ng kalikuan. At kinapopuotan ang lahat ng mga gawa at mga lakad sa pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu, sapagkat sa kanyang pangalan ay naligtas sila. At ayon sa kanyang ang kasiyahan ay naging sa pagsasaalang-alang sa kanilang buhay. Sa mga araw na ito ay pabagsak ang mukha ng mga hari sa lupa. At ang malakas na nagmamay-ari ng lupain dahil sa mga gawa ng kanilang mga kamay, sapagkat sa araw ng kanilang pagdadalamhati at pagdadalamhati ay hindi nila maliligtas ang kanilang sarili. At aking ibibigay sila sa mga kamay ng aking mga hinirang, gaya ng dayami sa apoy, gayon nila susunugin sa harap ng mukha ng mga banal. Tulad ng tingga sa tubig ay lalaglag sila sa harap ng mga matuwid, at walang bakas sa kanila mas matagpuan. At sa kaarawan ng kanilang pagdadalamhati ay magkakaroon ng kapahingahan sa ibabaw ng lupa. At sa kanilang harapan ay mga bubuwal sila, at hindi na muling magbabangon, at walang manghuli sa kanila ng kanyang mga kamay at bubuhayin. Sapagkat tinanggihan nila ang Panginoon ng mga Espiritu at ang kanyang pinahiran. Mapalad ang pangalan ng Panginoon ng mga Espiritu.
Kabanata 49, sapagkat ang karunungan ay ibinubuhos na parang tubig, at ang kaluwalhatian ay hindi nauuhaw sa harap niya magpakailanman. Sapagkat siya'y malakas sa lahat ng mga lihim ng katwiran. At ang kalikuan ay mawawala na parang anino, at walang pagpapatuloy, sapagkat ang hinirang ay nakatayo sa harap ng Panginoon ng mga espirito, at ang kanyang kaluwalhatian ay magpakailanman. At ang kanyang kapangyarihan hanggang sa lahat ng mga salit-saling lahi. At sa kanya ay nananahan ang diwa ng karunungan, at ang espirito na nagbibigay ng kaunawan. At ang diwa ng pag-unawa at ng kapangyarihan, at ang diwa ng nanggatutulog sa katwiran. At hahatulan niya ang mga lihim na bagay, at walang makapagsasalita ng isang sinungaling na salita sa harap niya. Sapagkat siya ang hinirang sa harap ng Panginoon ng mga espirito ayon sa kanyang kasiyahan. Kabanata 50, at sa mga araw na yaon ang pagbabago ay magaganap para sa mga banal at hinirang. At ang liwanag ng mga araw ay mananatili sa kanila, at ang kaluwalhatian at karangalan ay babalik sa banal, sa araw ng kapighatian na kung saan ang kasamaan ay mahahalagahan laban sa mga makasalanan. At ang matuwid ay magtatagumpay sa pangalan ng Panginoon ng mga espirito, at siya ay magpapatotoo sa iba, na ito, upang sila ay magsisi at pababayaan ang mga gawa ng kanilang mga kamay. Hindi sila magkakaroon ng karangalan sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon ng mga espirito, ngunit sa pamamagitan ng kanyang pangalan ay maliligtas sila. At ang Panginoon ng mga espirito ay mahahabag sa kanila, sapagkat ang kanyang kahabagan ay malaki. At siya ay matuwid din sa kanyang paghuhukom. At sa harapan ng kanyang kaluwalhatian kalikuan ay hindi rin mananatili mismo, sa kanyang paghatol ang di nagsisisi ay mapahamak sa kanya. At mula ngayon ay hindi ako maawa sa kanila. Wika ng Panginoon ng mga espirito.